Bakit hindi mo imbitahin si Dave at siyang gawin mong escort? Suwestiyon ni Bella sa kanya. Napaisip siya. Oo nga ano? Kapag kuway, sabi niya. Great idea. Kaya lang, pumayag kaya yun? There's no harm in trying, my friend. Sino ka mong naghahanap sa akin, Julius? Tanong ni Dave sa staff niyang tumawag sa kanya mula sa kanyang maliit na opisina sa Lola Tessie. Hayun ho, sir! Itinuro nito ang babaeng nag-iisa sa isang mesa sa gawing sulok. Si Melissa ang natanawan niya. Siya na naman sa loob-loob niya. At tubiling nilapitan niya ito. Bad mood yata siya. Sa loob-loob ni Melissa nang mapansin niyang walang kangiti-ngiti si Dave habang lumalapit ito sa kanya. Tumayo siya nang tuluyang makalapit ito sa kanya. Hi! Alanganin ang pagkakangiti niya rito. Nag-iisa ka yata? Wika nito sa kanya. Wala akong maisama eh. Nakaka-istorbo ba ako? Busy ka ba? I'm always busy. Gusto ko kasing bumawi sa mga panahong nasayang noong hindi ako nakakakita. May kailangan ka ba? Kasi ang totoo niyan, gusto sana kitang imbitahin. Next Sunday, isa-celebrate ko ang aking debut. Debut mo? Ulit nito. Naupo ito sa siliyang kaharap ng kinauupuan niya. Tumango siya. Pumormal ang ekspresyon ng mukha nito. Actually, hindi ako mahilig sa parties eh. Ganun ba? Nagdalawang isip na tuloy siyang sabihin kay Dave ang talagang pakay niya rito. Sayang, ire-request ko pa naman sanang ikaw ang maging escort ko sa gabing yon. Escort? Maang naulit nito. Oo sana. Bakit ako? Wala ka na bang ibang pwedeng alukin? I'm sure marami ka namang male friends. Besides, hindi ko naman kilala ang circle of friends mo. Ganun din ang family mo. Ako naman mismo ang nag-invite sa'yo, saka ikaw talaga ang personal choice ko na maging escort ko. Ilang segundong pinagmasdan siya nito. Lalong kumunot ang noon nito. Seryosong seryoso rin ang ekspresyon ng mga mata nito. Kung hindi namatay si Ivan, syempre siya ang escort mo, right? Alanganing tumango siya. Oo. Tugon niyang hindi nakatingin dito. Sabi ko na nga ba eh. Saad nito. So ako ang hahalili sa dapat ay magiging role niya. Medyo sarcastic ko na ang tono nito. Tumango siya kahit nararamdaman niyang minamasama nito ang ideyang iyon. If it is okay with you. Bumuntong hininga ito. Hindi ako makakapag-commit eh. Masyado kasi akong loaded ngayon. Gusto kitang pagbigyan, pero baka umasa ka lang pagkatapos ay hindi ako makadalo. Iba na lang ang kunin mong escort. Kapag maluwag ang time ko, dadaan na lang ako. Hindi siya nakakibo agad. Alam niyang sinisikap lang nitong huwag siyang masaktan, pero ang sumatotal ng gustong sabihin nito ay tinatanggihan nito ang imbitasyon niya na maging importanteng bahagi ng pagsa-celebrate ng kanyang 18th birthday. Nararamdaman din niyang hindi nito nagustuhan ang pagpunta niya roon. Sige, okay lang. Sabi niya habang pinipilit itago ang sakit sa kanyang kalooban. Noon lamang niya napagtantong bakit siya pauunlakan ito, gayong hindi pa nga pala niya lubos nakakilala ito. Tell me, Melissa. Biglang sabi nito na lalong sumeryoso. Ginagawa mo ba ang lahat ng ito dahil pakiramdam mo nabubuhay si Ivan kapag nakikita mo ko? Natigilan siya. Hindi tuloy kaagad siya nakapagsalita. Dave, pasensya ka na. Namimiss ko lang talaga si Ivan. Naiintindihan ko yon. At pinipilit ko pang mas intindihin. Pero baka nakakalimutan mong may sariling buhay ako na iba kay Ivan. I'm not his extension. Mga mata lang niya ang napunta sa katawan ko. Hindi ang buong pagkatao niya. Wala na siya.
Huwag mo akong gamitin para lang buhayan siya sa isip at puso mo. It would be unfair. Hayaan mo na si Ivan. Let go of him. Natigilan siya sa mga sinabi nito. I'm sorry ha, ayokong ma-offend ka. But I had to be blunt. Patuloy nito. Kung kinukulit mo ako dahil nabubuhay si Ivan sa isip mo, kapag nakikita mo ako, please, iba na lang istorbuhin mo. Wala akong panahong palagi kang i-entertain. Parang ipinako siya sa kinauupuan niya. If you'll excuse me, marami pa akong dapat harapin. Pagsisilbihan na lang kita ng snack o murder ka kahit anong gusto mo. Tumango na lamang siya dahil wala siyang nasabi. Hanggang tumalikod na ito at bumalik sa ginagawa nito ay naiwan pa rin siyang hindi kumikilos. Tila namanhid ang buong katawan niya sa sobrang sakit na naramdaman niya dahil sa pananopla nito sa kanya. Pasado alas 2 na ng madaling araw nang makauwi si Dave mula sa Lola Tessie. Kahit pagod ay hindi siya agad makatulog. Uminom siya ng kaunting brandy habang nanonood ng TV. Isang documentary show ang pinapanood niya habang nagpapaantok siya. Gusto niyang isiping tama lang ang ginawa niya kay Melissa kanina. Pakiramdam niya ay naiistorbo na siya nito para lang gamutin ang pangungulila nito sa dating kasintahan nito. Hindi niya gusto ang ideyang ginagamit lang siya nito para patuloy na buhayin si Ivan sa isip nito. Maya-maya ay minabuti niyang buksan ang kanyang personal computer upang mag-internet. Nang buksan niya ang mga Yahoo Messenger account niya ay nakita niyang naka-online si Melissa. Nag-buzz ito sa kanya. Heto na naman ang makulit na girlfriend ni Ivan sa loob-loob niya. Maya-maya ay nag-hi ito sa kanya. Upang hindi siya makulit nito, ay ipinasya niyang patayin na lamang uli ang computer. Nagbalik siya sa panonood ng TV. Napukaw ng atensyon niya ng pinanonood na isang lalaking ini-interview. Nabiyudo ito nang mamatay ang asawa nito na isa sa mga naging biktima sa pagsabog ng Glorieta Mall. 31 years old ang lalaki. 3 taong lamang ang mga ito nang mangyari ang trahedya. He was a young professional, intelligent, good-looking, and happily married before the bombing took place. Umiiyak ang lalaki habang ikinuwekento nito ang mga huling sandali bago madamay sa pagsabog ang asawa nito. Ngunit bahagyang umaliwalas ang mukha nito nang magsimula itong ikwento ang masasayang sandali ng pagsasama nito at ng maikasal sa namayapang asawa. He saw the pain on the man's face and the loneliness in his eyes. He felt his loss. Napaunat siya sa kinauupuan kapag kuway na pabuntong hininga siya. Natouch siya sa mga sinabi nito. I lost my roommate, my wife, my best friend. In the blink of my eye, I lost the most important woman in my life. Malakas ang dating sa kanya ng mga linyang iyon ng lalaking napapanood niya. Hindi man niya ito kilala, nauunawaan niya ang nararamdaman nito. Nawala na rin siya ng minamahal. Ngunit iba naman ang naging sitwasyon nila ni Presi. Sinadya nitong iwan siya. Sinadya nitong saktan siya. Ngunit ang lalaking ito at si Melissa, hindi gusto ng mga taong minahal ng mga ito na iwan sila. Ang tadhana ang may gawa ng lahat na hindi kayang pigilin ni Melissa at ng lalaking pinanonood niya ngayon. Pinindot niya ang remote control ng 44 inches flat TV at saka pahigang naupo siya. Inukupa na ni Melissa ang isip niya ng mga sumunod na minuto. Naalaala niya ang sinabi ng ina ni Ivan. Mula pagkabata ay nagmamahalan na sina Melissa at Ivan. Nakatingin ang dalaga sa hinaharap na panahon na si Ivan ang kasama.
Napakasakit para sa katulad nito ang biglang pagkawala ng lalaking minamahal nito. Katulad din siguro ng sakit na nararamdaman ng lalaking nawala ng asawa dahil sa Glorietta bombing. Pero kanina, hindi niya pinagbigyan si Melissa dahil hindi niya gustong gamitin siya nito sa pag-iilusyong nabubuhay si Ivan sa kanya. He should have been more sensitive to her feelings. He should have been more accommodating and considerate. Nangungulila pa ito sa namatay na kasintahan at mukhang nakakakita ng kaunting kaligayahan kapag nakikita nito ang mga mata ni Ivan na nasa kanya. Bakit ipinagdamot pa niya ang bagay na iyon? Wala namang mawawala sa kanya kundi kaunting oras. Parang gusto niyang kastiguhin ang sarili sa ginawa at sinabi niya kay Melissa. Sa kabilang banda, naisip din niya saan pupunta ang pag-entertain niya sa pangungulit nito. Hindi niya matutulungan ito na tanggaping wala na si Ivan at hindi na ito dapat mabuhay sa alaala ng namatay na kasintahan. Nawalan din siya ng minamahal, pero pinag-aralan niya kalimutan ito at magpatuloy ng buhay na hindi na ito kabahagi. Iyon din ang dapat gawin ni Melissa. Nagdamdam si Melissa sa mga sinabi ni Dave sa kanya. Ngunit nang makapag-isip-isip siya, napagtanto niyang may katwiran din ito. Hindi niya ito dapat gamitin upang gamutin ang pangungulila niya kay Ivan. Dapat na niyang tanggaping wala na ang kanyang nobyo at kailangan magpatuloy ang takbo ng buhay niya nang hindi na bahagi si Ivan. Ipinangako rin niya sa sariling kahit kailan ay hindi na niya pupuntahan pa si Dave. Ngunit hindi pa naglilipat linggo ay inutusan siya ng mami niya na umorder ng lumpiang sariwa at pansit palabok sa Lola Tessie. Dahil ang mami niya ang humiling ay hindi siya nakatanggi. Galing siya sa debut party ni Anna, nakalapit din ang birthday niya. Bago umuwi ay napadaan siya ng driver niya sa Lola Tessie. Ang balak sana niya ito na lamang ang utusang bumili ng mga pagkaing hiniling ng mami niya, pero tila may nag-udyok sa damdamin niyang makita si Dave o kahit masulipan man lang. Hindi na lang siya lalapit dito. Pagbaba niya sa kotse ay nagtaka siya nang mapansing wala ang gwardiya sa harap. Nang itulak niya ang pinto ay natuklasan niyang nakasara iyon. Sumilip siya sa isang maliit na bintanang may salamin. Nabigla siya sa eksenang nakita. May mga lalaking lumilimas na mga alahas at pera ng mga customers. Nakadapa ang ilang crew malapit sa counter. At si Dave, nakataas ang mga kamay nito. Nakaluhod paharap sa counter at may nakatutok na baril sa batok nito. God! Hinuhulda pang Lola Tessie! Bulong ni Melissa sa sarili. Agad na napaatras siya. Hinubad niya ang kanyang sapatos, sabay takbo pabalik sa kotse. Nag-alala siyang baka maramdaman ng mga holdupers sa loob ang presensya niya. Dali mang earning, tatawag tayo ng pulis! May nagaganap na holdupan sa Lola Tessie! Hindi naman nagtagal ay muli silang nakabalik sa restaurant. May kasama na silang mobile patrol. Paalis na ang mga holdupers. Nagpulasan ang mga ito nang matanaw ang mobile patrol. Nakatalon pa pasakay sa sasakyan ang iba, ngunit may isang naiwan. Bumalik ito sa loob. Umikot siya sa back door. Nakasalubong niya roon ang ilang staff ng restaurant. Sir! Anas ng mga ito. Nakabaka sa mga mukha ng mga ito ang labis na takot. Hindi pa rin siya nagpaawat. Nang makita niyang si Dave ang tinutukan ng holdupper at ginawang hostage ay nag-isip siya ng gagawin. Bago pa makaikot sa backdoor ang mga pulis ay nakaisip na siya ng paraan. Sinadya niyang maghulog ng ilang baso. Ano yun? Pumihit ang holdupper. Mabilis naman siyang nakapagkubli. Noon siya nakarinig ng kumusyon. Nagsitakbo na ang dalawang pulis na dumaan din sa likod na dinaanan niya kanina.
Nasa kote ang holdupper dahil nakipagbuno na pala si Dave dito at naitumba ito ni Dave. Nakasubsob ang mukha nito sa baldosa. Nabitiwan nito ang baril na hawak. Mabuti na lamang at hindi nito naiputok iyon. Nagulat pa si Dave nang makita siya nito. "Ikaw ang gumawa ng ingay kaya nabulabog ang holdupper na may hawak sa akin?" tanong nito sa kanya. "Oo, ginawa ko yun para ma-divert ang atensyon niya at magkaroon ng pagkakataon ng mga pulis na nasa harap niyo na dambahin siya." "At ano naman ang ginagawa mo rito?" "Papunta talaga ako rito dahil may pinabibili ang mami ko. Tamang-tama namang nakita kong sinasalakay na pala kayo ng mga holdupers. Siya ang pumunta sa station namin para ipagbigay ang nangyayaring holdupan dito, sir. 3 blocks away lang naman kami mula rito." Paliwanag ng isang pulis kay Dave. "Hinahabol na ng mobile team namin ang mga holdupper na patakas." "May nasaktan ba?" tanong ng isang pulis sa kasamahan nito. "Pasalamat kayo. Tamang-tama ang dating ni Miss at alisto siya dahil alam kaagad niya ang gagawin." Patuloy niya na siya ang tinutukoy. Kapag kaway bumaling ito sa kanya. "Kaya lang Miss, huwag mo nang ulitin yung ginawa mo." "Bakit po sir, anong ginawa niya?" tanong ni Dave sa pulis. "Nauna pa siya kaysa sa akin na pumasok mula rito sa back door. Hindi ko na siya naawat. Akala ko ho kasi walang iikot dito sa likod dahil yung ibang tao nyo, hinabol pa yung patakas na sasakyan. May napanood kasi ako sa TV na halos kapareho ng sitwasyon na ito na nangyari sa New York. May isang matapang na customer at nakakita ng pag-hostage ng isang kriminal sa cashier ng isang convenience store. Binato niya ng soft drinks in ka ng kriminal nang nang-hostage. Na-divert ang atensyon ng hostage kaya nagawang dambahin ng isang pulis." Napailing ang pulis. "Pero kahit na, delikado yon. Trabaho ng mga pulis yon. Kapag ganoong kadelikado ang sitwasyon, walang civilian na dapat nakikialam. Paano ho kung mahuli ang aksyon nyo at barilin na sa ulo yung hostage?" tanong niya sa mga pulis. Napailing na lang ang pulis. "Mabuti na lang at hindi pa gaanong bihas sa mga holdupers na yan. Madali pang mabulabog." Dinadaga pa ang dibdib. Hinarap na nito si Dave. Siya naman ay kinausap ng isa pang pulis para hinga ng statement. Maya-maya ay nakatanggap ng balita ang mga pulis nang may magradyo sa mga ito. Nahuli na ang mga nagtangkang tumakas na holdupers. Tinangka ng mga ito na makipagpalitan ng putok kaya 2 sa mga ito ang sugatan. Inimbitahan si Dave sa police station. Isinama rin siya, ang security guard ng Lola Tessie, at 2 pang staff ni Dave. "Heaven sent you," sabi ng binata sa kanya habang papunta sila sa presinto. "Kung hindi ka siguro dumating ng mga oras na iyon, at walang nakapansin sa nangyayari sa loob, baka nalimas ang kinita ng restaurant at may nasaktan pa sa mga naroon, and worse, baka may namatay pa. Nagkataon lang siguro iyon. Pupunta rin ba ako roon kung alam kong machechempohan ko ang ganoong insidente? Pero matapang ka ha? Bumili ba mga pulis sa'yo? Iyon lang siguro ang epekto ng mahilig manood ng amazing videos sa cable channel. Gustong gusto kasi ni Daddy yung mga encounters ng American cops sa mga criminal around the city. Kahit nagkataon lang iyon, the bottom line is you saved my life. You saved many lives. And you save Lola Tessie from those holdupers. Kung iba siguro ang nakakita ng mga pangyayari, malamang na hindi na nagkaroon ng ganoong kabilis at katapang na disposisyon, ni hindi ka natakot na papansin ka ng mga holdupers at pati ikaw ay maputukan. Pinatapang lang siguro ako ng isipin na baka may mangyari pang masama sa'yo. Kitang-kita ko kasi ang nakatutok na baril sa'yo. Alam mo bang may nakapansin sa kanila na may tao? Kaya nagmadali na ang mga holdupers at muntik pa akong paputukan. You're lucky. No, you're brave. Unbelievably brave. For a 17-year-old girl, nakakabilib talaga ang tapang mo. Correction, 18-year-old woman. Sabi niyang medyo nakaingos. Mag-18 na kaya ako next week. Ah, oo nga pala.
Magdidebo ka na nga pala. Next week ba yun? Oo. May escort ka na? Hindi raw available si Piolo Pascual eh. Si Dennis Rillo naman pupunta sa States. Si Richard Gutierrez naman si Losa raw yung girlfriend. Kumunot ang noon nito sa joke niya na hindi binili nito. Okay, kung hindi pwede si Piolo, Dennis at Richard. Anong ginagawa ni na John Lloyd Cruz at Ding Dong Dantes? Gumuwi siya sa reaksyon sa ganting joke nito. Pero teka, si Dib nga ba itong nakikipagpalitan ng joke sa akin? Isip-isip ni Melissa. Naramdaman na lamang niyang inalalayan siya nito sa siko dahil nasa harap na pala sila ng police station at kailangan na nilang bumaba ng sasakyan. Bago sila naghiwalay ng gabing iyon, ay muling nagpasalamat ito sa kanya. Isang magandang ngiti rin ang pinabao nito sa kanya. Hayan, ngumiti ka. Mas gwapo ka kapag nakangiti ka. Kaya lang, bihira kang ngumiti eh. Sa loob-loob niya. Nagpadala ng pagkain si Dave. Sabi kay Melissa ng mami niya nang dumating siya mula sa eskwelahan kinabukasan. Nakita niya sa ibabaw ng mesa ang dalawang tray ng pagkain na nakabalot pa ng foil. Kaalis lang daw ng staff ng Lola Tessie na nag-deliver ng mga iyon. Nang hinayang siya nang malaman niyang hindi si Dave ang nagdala niyon. Token of gratitude daw niya sa'yo. Dagdag pa ng mami niya. Kagabi pa panay ang pagpasasalamat no nang tumawag dito sa bahay at nakausap ng daddy mo. Inalis niya ang foil na nakabalot sa dalawang tray. Ang laman ng mga iyon ay lumpiang sariwa na may crab meat at cheese. At ang favorite niyang carbonara na seafoods din ang lahok. Ikaw naman, Melissa. Bakit isinuong mo ang buhay mo sa ganong kadelikadong sitwasyon? Hindi ka man lang ba natakot? Hindi ko na naisip ang takot sa mga oras na iyon, Mami. Sabi niya. Nang makita ko kasi na tinututukan ng baril yung gwardya, lalo na si Dave. Hindi niya na ituloy ang sinasabi nang sumabad ang mami niya. Naalala mo kasi si Ivan? Naisip mo sigurong sayang ang isang buhay na naman na mawawala? Tumango na lamang siya. Pero ang totoong dahilan niya ay hindi niya gustong mapahamak si Dave. Kaya mabilis na gumana ang isip niya upang makagawa ng hakbang na mailigtas ito. Kulang ang excitement na nararamdaman ni Melissa nang magsimula ang rehearsals para sa kanyang kotilyon 3 araw bago ang kanyang debut. Paano? Hindi natupad ang pangarap niyang si Dave ang kanyang maging escort. Isang pinsan na lamang niya ang tatayong escort niya. Hindi na rin siya umaasang darating si Dave sa party. Ngunit nagulat siya nang mag-break na sila mula sa pagre-rehearse ay may pumaradang kotse. Napalingon ang lahat ng participants sa kotilyon na abala sa pag-i-snack sa pagparada ng isang sasakyan. Mula roon ay bumaba ang isang binatang gwapong-gwapo sa suot nitong white polo shirt and a pair of denim pants. Oh my! Sino ang gwapong humbra na yan? Mahinang bulalas ni Cindy, ang baklang party organizer na nagre-rehearse sa kanyang kotilyon. What is he doing here? Mahina ring tanong ni Shane sa kanya. Akala ko ba he turned you down? Hindi rin siya agad nakapagsalita. Kahit siya ay nagulat sa bigla ang pagdating ni Dave doon. Hoy Melissa, bakit hindi mo salubungin si Dave? Untag ni Ruby sa kanya. Nang makabawi siya mula sa sandaling pagkatigagal ay nilapitan niya ang bagong dating na binata. Hi! Bati nito sa kanya. What are you doing here? Tanong niya rito. Hindi ba invited ako? You said you wanted me to be your escort. Hindi niya alam ang isasagot. Isang malaking sorpresa iyon mula kay Dave. Bakit bigla yatang nagbago ang isip nito? Akala ko... Hindi ko naman sinabi sa iyo na hindi ako pupunta, hindi ba? Ang sabi ko kung may time ako, dadalo ko sa party mo. Nakangiting putol nito sa pagsasalita niya.
Saka pagkatapos ng ginawa mong pagsaklolo sa pag-hold up sa amin, magagawa pa ba kitang tanggihan? Napakaliit na pabor nito kumpara sa ginawa mo para iligtas kami. Gusto niyang tumawa sa sobrang kasiyahan at sumigaw ng hallelujah. Hindi ko talaga akalaing pauunlakan mo pa rin ako. Actually, bago pa nangyari ang holdapan sa Lola Tessie, nakapag-decide na akong dumalo sa dibo mo. I know it is a very important occasion in every woman's life. Kahit hindi naman ganoon ka-importante ang presence ko roon, naisip kong napakaramot ko naman kung hindi ko pa pagbibigyan ng celebrant na personal pa akong inimbita. What can you say? Importante ang presence mo sa dibo ko kaya personal na inimbitahan kita. I'm sorry kung naging blunt ako sa iyo noong personal na nagpunta ka sa restaurant para imbitahan ako. I didn't mean to hurt your feelings. Ganun lang talaga ako. Kapag hinihingi ng sitwasyon, mas pinipili kong maging straightforward. Ang hindi ko lang agad naisip ay baka ma-offend kita. Bayad ka na sa utang na iyon. Nandito ka na eh. Saka hindi naman talaga ako nagalit sa'yo. Nagtampo lang ng kaunti. May katwiran ka rin naman eh. Hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin. Basta ang alam niya ay masaya siya. Tumikhim ang ibang naroon na parang ipinaalalang may iba pang tao roon at hindi lamang sila. Melissa, iha, baka naman gusto mong ipakilala sa amin ang escort mo at magiging kapartner sa kotilyon. Maarteng sabi ni Cindy. Ipinakilala niya rito si Dave. Ganoon din sa iba pang kabarkada niyang naroon na hindi pa ito kilala. Saka niya ito inalok ng pizza at soft drink. Pasensya ka na sa pangaabala ko sa'yo ha. Sabi mo nga busy ka. Minsan ka lang naman magdidibo eh. Maya-maya ay lumapit sa kanila ang ibang kabarkada niya. Nakisalo ang mga ito sa usapan. Alam mo, fit na fit ang personality mo, ang mga mata ni Ivan. Komento ni Anna. I agree. Segunda naman ni Rosel. Pasimple na sinaway niya ang dalawang classmates niya. Pero dahil hindi siya diretsyong nakatingin sa mga ito, kaya hindi nakita ang pagbababala niya. May girlfriend ka na? Tanong ni Ruby kay Dave. Well, I'm sure meron na. Yung gwapo mong yan? I-add mo naman ako sa friendstore mo. Sabi naman ni Shane. Mabuti pa ituloy na natin ang rehearsals. Aniyaya niya sa lahat. Busy si Dave. Ayoko namang masyado siyang abalahin. Bumalik sila sa pagre-rehearse. Napansin niyang hindi na gaanong umiimik ang binata. At iyon ang isa sa malaking kaibahan nila ni Ivan. Kung serious at quiet type si Dave, masyadong kalog at maloko naman ang kanyang yumaong nobyo. Nauna na ring magpaalam si Dave dahil alam na nito ang gagawin. Inihatid niya ito hanggang sa kotse nito. Salamat ulit, pinagbigyan mo ko. No problem. Anito habang palulan sa sasakyan. Ingat sa pagdadrive. Tumakbo na ang sasakyan palayo. Inihatid na lamang niya ito ng tanaw. Masayang masaya siya. At hindi niya matiyak kung saan nagmumula iyon. Dahil ba pinaunlakan siya ni Dave o dahil parang nabubuhay si Ivan sa katauhan nito? May pagkasnob siya. Komento ni Anna habang sumisimsim ito ng iced tea. Tapos na ang rehearsals nila kaya nagpapahinga na sila. No, hindi siya snob. Mas seryoso lang siguro siya kumpara kay Ivan. Pagtatanggol niya sa binata. But he's really handsome, ha? Mas gwapo pa siya kaysa kay Ivan. Komento ni Cheryl. Haler, mali naman yatang ikumpara ang dalawang iyon. Sabad ni Ruby. But you know what? May napansin ako kaninang nagre-rehearse kayong dalawa ni Dave ng sayaw. Sabi ni Bella. Na-realize ko, mas bagay kayo.